Kanina pala yung vaccination, guys. So, sa barangay lang. So, update ko lang aking mga nararamdaman. So, na in-upload ko na yung ano ko, guys, yung video kanina sa barangay, guys. Nag-video ko. Pero hindi ganun kadami, guys. Say, you know, guys, I'm so shy, guys, making vlog in the public. Guys, so, daming tao kasi kanina, guys. So, nag-video ako noon. Medyo hindi na ganun kadaming tao. So, guys, AstraZeneca pala yung aking ano, guys, yung vaccine, guys. Ayan yung turok ng karayo mo. Hindi nyo maklaro, guys. Hindi masyadong kita, pero ito siya, oh. Teka. Yan. Ito siya. Kita ba? Yan siya. So, sabi nga, guys, sabi nila, guys, sabi nung nurse, guys, or doctor, nurse kasi yung naglilista. So, sabi niya, ano, medyo matapang tong AstraZeneca, guys, na vaccine. So, yung mga tao daw na nabavaksinan yan, nagkakasakit, guys, nilalagnat sila, guys, yung reaksyon ng katawan nila, nilalagnat sila. Tapos nananakit yung katawan. Yun, guys. So, I hope tayo hindi, no? Kasi ayaw kong magkasakit. Ayaw ko, guys. Yung talagang pinakaayaw ko, guys. Ayaw kong lalagnatin ako. Kasi yun pa naman din, matagal akong gumaling. So, pero okay lang, guys, na ano, nagpabaksin ako ngayon kasi yung employer ka naman, okay lang kasi pinagpapahinga lang ako. Sabi niya, huwag ka na muna magawa. Nung last kong employer, guys, gusto akong pabaksinan, guys. Kaso, hindi ako kumaya, guys, kasi pagkatapos ng vaccine, tulog ka trabaho, eh mabigat kaya yung ano, mga gawa doon. So, tsaka malaki pa yung bahay kasi Chinese yun, guys, ano yun, businessman sila, guys, mga ano din sila, guys, nurse, tsaka doctor yung family nila. So, pero walang mga ano, guys, walang mga mudo yung mga tao na yun. So, di talaga ako nagpabaksin noon. So, pinalayas niya ako guys dahil lang sa di ako magpabaksin. Pero mabaksin naman sana ako kasi natatakot talaga ako, guys, kasi yung mga napaksinan doon, guys, sa ilumpak pati yun, guys, panilalagnat sila, guys, grabe yung pananakit ng katawan nila, yung may edad na, yung mga like 40 plus yata yun siya, yung kasama ko doon, nilalagnat siya, guys, sobrang pagod na pagod siya, guys, yung ang pika talaga ng katawan niya, guys, na grabe, hindi mo maintindihan daw, sabi niya. Tapos, yun, kung ano-ano na lang ginagawa ng pamilya na ginagamot siya para lang gumaling. So, natatakot din ako, guys, kasi yung kwento niya sa akin. Nakakatakot. So, parang gusto ko magpabaksin na hindi rin. Kasi, alam niyo naman ngayon, guys, na maraming tao, guys, na ayaw magpabaksin. Pero, nagpabaksin na lang, napipilitan din kasi yun nga, required sa trabaho, dayon sa travel din, guys. So, kailangan ng vaccination card pag nag-travel ka, pag sabi. So, ewan ko na lang, no? So, lalo na pag nag-travel ka ng malayo, like Manila, like that, no? So, hanapan talaga. Yung mga hindi naman, siguro, mga ano lang yun, mga swab test, like that, mga ano. So, ang importante daw kasi ngayon, guys, na mabaksinan. So, ewan ko na lang, guys, no, kasi hindi, wala talaga tayong alam sa mga ano ngayon, no. Tanging si Lord lang nakakaalam ng lahat kung anong mabuti para sa atin. So, guys, napipilitan lang din ako, guys, no. Ayoko sana magpabaksin, guys. Kaso yun nga, kailangan pag nag-travel. So, tsaka ngayon din sa mga mall din na pinapapasok yung mga walang vaccine, ano. So, at sa lahat ngayon, guys, tapos sabi ng anong data ko na doon sa lugar nila, sa barangay nila, na yung mga nagpapa-inject ng mga bata, guys, yung pa-immunize yung mga baby, hindi na sila pinapapasok ng mga nanay na walang mga vaccine. So, kailangan din
lapit sa pinya. So, I hope guys, no, na safe tayo lahat dito sa vaccine na to. So, sana guys, maging okay ang lahat na. So guys, ito yung reaction ko guys after ng ano, like mga 9 ako na injikan guys, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 na guys, last 5 na ngayon. So like 8 hours ito yung reaction para na ano guys, no, nangangalay siya guys, nangangalay siya. Tapos nakikita nyo yung aking spirit dyan, so nangangalay siya guys. Pero hindi ako nakaramdam ng sakit ng ulo. Yung iba kasi guys, nakakaramdam agad ng sakit ng ulo, ng sakit ng katawan nila guys. Tapos yung na tawag niyan, lalagnat talaga sila guys. So oh my guys, I hope hindi, no. Kasi ayaw ko guys, ayaw ko guys. Nako guys, kung hindi lang talaga required sa travel and sa work, hindi talaga akong papabaksin guys, kasi ayaw ko yung may mayroong mga gamot, mga kahit ano guys na tinutusok sa katawan ko. So ito pa vaccine, hindi natin alam kung gamot ba ito talaga, no, kasi yun na naman. So guys, gamot ba talaga ito guys? Pakisagot nga guys sa mga may alam dyan, gamot ba talaga ito? Kasi marami na talaga ngayon na alam guys, ito po masama guys. May nakausap ako kanina before ako magpa-vaccine na mayroon daw tao na nagpa-vaccine na namatay guys. So sad guys, kasi kung baka hindi na kinaya ng katawan niya kasi nasa mga 40 man daw yung ano noon, edad noon. Pero ano kasi siya guys, sabi nung mama na nagsabi sa akin, high blood. So guys, oh my god, si Lord na lang talaga may alam sa lahat guys. Ayan, si Lord alam, si Lord lang nakakaalam kung anong mabuti para sa atin. Guys, kanina natatakot na naman ako guys, miss na sabi ko, sige na nga, magpabaksin na nga. Sus, may nakausap pa ako mama, tinatakot pa yata ako nang sabi nun, ano daw, pabaksin ka. Oh, naku. Sabi niya, kasi safe siya, hindi siya nagpabaksin kanina si ano siya guys, high blood siya guys, so kailangan niya i-follower mo na yung blood pressure niya. So by siguro mga next week pa siya magpabaksin kasi taas ng blood pressure niya guys. So sabi niya dun sa unahan nung isang linggo daw may namatay doon na vaccinated, pero di ko alam bakit, no, bakit lahat ng mga pinabalita dyan na namatay yung walang mga vaccine, tapos yung mga taong navaksinan na namatay hindi naman binabalita. Ito yung ito nga yung ano eh, hindi maganda eh, sa balita eh. Kasi siguro hindi nila binabalita kasi pag binalita nila na may mga tao na namatay dahil na-injikan ng vaccine tapos hindi kinaya ng katawan, namatay. Pero hindi ko napanood yun sa balita. Bakit kaya? Ang mga napapanood ko, yung mga marami na mamatay, marami na kaka-COVID, na wala na vaccinean, na walang vaccine. Tapos yung mga tao na na-vaccine, na nagka-COVID, hindi binabalita. Ay, ang galing. Maganda yun. Maganda yun, oh. So, guys. Naku, hope sana, guys. No? I hope talaga, guys. I really, really pray and hope, guys, na di ako magkasakit, guys. Sakit kaya ganun yun, guys. Sakit. Hindi ko nga tinitingnan kasi, ano, mukha, malola ako, guys. Ano, mahimatay ako, guys. Kasi, grabe. Takot ako sa karayom, guys. So, okay lang yung iba ang injikan. Pag ako na guys, pag nakita ko na, oh my god. Ay, sus, kanina sana na. Ay, naku, naku, naku. So, di ko talaga tiningnan guys.
So, binidyo ko sana, guys. Okay lang, mapanood ko ng after maturok, no? Pero, yung tuturukan talaga ako, ayaw ko makita yon. So, hindi ako tumingin. So, ako lang mag-isa doon, guys, pumunta. Nagpalista, you know. So, guys, kahit hindi ko to lugar, kailangan mag-explore dito, jar. So, guys, so, yan ang reaction ng katawan ko after 8 hours. Nangangalay. Pero, hindi ka nangangalay, no? Hindi ka hindi ganun kasakit. Dito lang ng iba na grabe talaga. Yan lang magalaw yung braso nila kasi sobrang sakit. So, sa akin, nagagalaw ko lang. And I'm thankful and blessed. Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you so much. So, guys, as long as na may God tayo sa buhay natin, everything will be okay. Okay? Just pray lang yun, guys. That's the important lang yun talaga na mag-pray, tatana, no? Para maligtas tayo sa lahat ng mga ano sa buhay na. Kasi mga, marami talaga tayong mga pagsubok na pagdaraanan at saka maraming problema. So, pray lang tayo, guys. And guys, so guys, I will end na this video, guys. Si Lolo, lalagyan ko pa ng ano, ng anti-lamok kasi nilalamok, maraming lamok dito sa bahay na ito, tinan mo naman, oh. So guys, yun yung update ko sa 8 hours after kumabaksin. So I will update again tomorrow and then hanggang sa maging okay ako, guys, hanggang sa hindi na mangalay ang aking katawan. I hope, guys, na hindi ako magkasakit, guys, hindi ako lalagnatin kasi matapang talaga itong ano, AstraZeneca na vaccine. So guys, that's all and thank you for watching, thank you for listening, guys. So guys, kanina pala, guys, before ko na vaccine, before ako nagpa-vaccine, uminom na ako kagabi pa ng gamot. Tapos isip-isip ko nung umaga na sabi ko 6 hours lang yung ano no na nung effect nung gamot na yun. So uminom ako ulit ng ano gamot like mga 5 a.m. So kasi maaga akong gumising kasi nagsayang ako. So naisip ko inom kaya ako ulit. So uminom ako ulit ng gamot. So guys, kaya siguro hindi ako nilalagnat ngayon kasi naunahan ko na ng gamot kagabi pa. So, and kanina umaga, guys. And then after ko na vaccine, guys, like mga 5 kasi yun, ano, 5 a.m. ako nag inom. So like mga 4 hours ganyan. Guys, uminom ako ulit after kumabaksin, guys, agad-agad. So kaya siguro hindi rin ako nangangalay masyado. Kaya ko igalaw, guys. Kaya ko pang manantok, guys. So guys, thank you. Thank you, Lord. Kasi yung iba, guys, alam nyo, yung sinanay doon nang pa-inject, may ano doon, may like mga 50 plus na yata yung sinanay. So pag after talaga niya na vaccine, guys, after naturok, guys, like mga 5 minutes after, guys, sabi niya na nga lang yung ano niya, braso niya, sabi niya, tinanong ko siya, andun yun sa video ko, guys, nakikita nyo yun, nangangalay talaga agad yung ano niya, braso niya, kasi may edad na rin kasi sinanay, sana kaya ni nanay, no, kasi I hope hindi yun allergy, walang allergy yun, or I hope na hindi siya high blood, so sana kaya niya. So, I'll pray for you, nanay. Kawawa naman yung sinanay. So, guys, yun lang. So, guys, inom tayo ulit mamaya na gamot. So, para hindi tayo makaramdam ng, ano, kakaiba, no? So, guys, yun lang ang technique, guys. Inaman nyo agad ng, bigay kayo magpa-inject, uminom muna kayo ng gamot. So, ilalagay ko ang aking email sa depths na anyari, girl. So ilalagay ko ang aking email sa description box down here, char, below. So pwede niyo akong tanungin ko doon kung ano ininom ko. So para lang sa mga ano, no,
magpabaksin kasi ngayon talaga kailangan talaga natin magpabaksin. Sa mga tao dyan na nakapanood nito na parang ayaw magpabaksin, na parang sige na nga kasi kailangan sa work and sa travel guys. So talagay ko yung aking email, so you can ask me char kung anong gamot yon. So share ko lang ang aking journey at saka aking mga tips. So thank you guys, thank you everybody. So I think that's all, so I will update you tomorrow again guys. So I hope guys you're doing great and have a nice day. Thank you guys, thank you for all the support, and thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Ako ay nabubulol na naman ano. So thank you sa lahat ng aking subscribers and mga viewers na hindi nag-subscribe dyan. Baka naman, yeah. So guys, thank you. God bless.